Welcome po muli ba si Master Gams po ito. Pag-usapan naman po natin ngayon yung patungkol po naman sa mga stator. So iba-iba naman po yung kanyang type o model ng stator natin. So meron tayong industrial, meron tayong ceiling fan, meron tayong rota air, meron tayong ito, mga kung tawagin natin ito 12 medium hole. Meron din tayong tinatawag special yan sa Promac, sa Marubishi, sa Fukuda. Meron tayong mga pang standard yan, yung kanyang kapal ay merong 14, may 16, may 12, may 13. So iba-iba po yung sukat. So lahat po ng modelo ng electric fan, box fan, ceiling fan, floor fan, wall fan, ang naiba lang po dito na modelo, ito po yan, style po siya ng Orbit. Ganito rin sa mga motor ng blender. So yung rewind na ganito, nare-rewind din po ito, pero iba po yung padron nya kaysa sa mga ganitong style yan. So lahat po yan ang pwedeng maging problema, yung nagkaka aksidente na nahihila natin yung mga wiring niya. So napuputol yung coil. Yun yung aaralin natin, lulutasin natin kung paano siya isi-save. Hindi po tayo mag-aaral pa ng pag-rewind nito. Ang pag-aaralan pa lang po natin dito ay yung paano ba natin isi-save yung coil niya na naputulan na ng halimbawa isa, dalawa, hanggang tatlo. So pag alam natin po yung kanyang ikot, kung ilan ang bilang ng ikot, ilan ang resistance, malalaman natin kahit putol-putol na yung coil, mapagduduksong-duksong natin yung kanya-kanyang number. Kasi meron po yung number 1, 2, 3 pag 3 speed. Pag naman nakapix siya, limbawa ng exhaust pan tsaka ng ceiling pan, so 3 wire lang siya. Kapag yung 3 speed na tayo, magkakaroon siya ng 6 na, bali lalabas na 6 na kulay. So yun po yung pag-aaralan natin muna ngayon, kung paano natin isa-save yung stator na nagkaputol-putol na yung coil, na kung sa halimbawang naputol pero hindi pa siya nasunog, o kaya na aksidente natin na mahugot sa likuran na naputol na natin yung mga coil pero hindi naman siya sunog, pwede pa natin siyang isave. Halimbawa ito, sunog na. So kung naputol yung mga coil, pwedeng rewind na to, kasi mahirapan tayong hugutin yan pagka ganito kaliliit. Hindi katulad ng sa washing tsaka sa dryer, madali mo siyang, kung ang parting nasunog yung running coil mo, pwede mo hugutin. Kung yung starting coil mo, madali siyang hugutin sa mga malalaki, hindi katulad ng mga maliliit, mahirap. So yan, mga sunog na yan. Yan, kailangan na siyang i-rewind. Okay po. So panoorin nyo lang po yung technique, paano natin aaralin yung ikot niya, yung resistance niya, para maibalik natin yung mga naputol-putol na mga coil. Paano natin siya pagtutugmain, yung 1, 2, 3 line capacitor at saka yung capacitor. Ito po yung isang motor assembly na matapos nating mapatunayan na buo yung kanyang
stator. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na kailangan ingatan natin yung wiring natin dahil gumagalaw na po siya yan. So pag nilabas natin yung panlikod ng housing natin, gagalaw ng gagalaw yan. Ito po yung sinasabi ko na kailangan natin siyang ingatan. Dahil minsan ka lang na madulas dito, pwede na itong masira. Sayang, bibili ka ng bago. So habang inuhugot natin siya patalikod, kailangan yung wiring niya ay ma-handle mo na kasi putol na siya. Papasok natin yung dalawa nating daliri doon sa loob para makuha natin yung wiring at mahawakan natin. Napaka selang ng coil kasi nito, isang putol lang o dalawang putol, maghihirap pa tayo na dukutin yan. So nakakapit na yung daliri ko, pwede na natin siyang iunat ito para mailabas natin ng maayos. Kasi pag inunat mo na ito nang hindi mo pa nahahandle yung wiring mo, pwede na pong susunod yan, mapuputol na po yan. So habang inuunat natin siya para mailabas ng maayos, pati po yung sa wiring ng capacitor, kailangan hindi siya sa gabal. Yan, ilabas na po natin yung panlikod. So ito yung sinasabi ko. Yan, tanggal na siya. Mahirap na kung ibalik kung naputulan ka ng dalawa, lalo na kapag tatlo. Pero may paraan pa kahit na naputulan ka. Sa pag-uusapan po natin yan pagdating natin sa troubleshoot natin sa stator o rewind. So ito po yun. Habang hawak natin siya, pwede na natin siyang ilabas. Kapag nagkasya po sa likod yung rotor, so madali natin siyang mahuhugot. Yan. Ito na po yung tatalian natin para hindi na siya kumawala habang nililinis natin. Kasi napatunayan po natin na okay pa tong motor, ang stator niya, rewind niya. So tatalian lang natin siya para hindi siya gumalaw ng gumalaw. Pansamantal lang po itong pagtatali para lang makasigurado ka na hindi mapuputol. Yan po, pwede mo na siyang linisin. Babrasin mo yan, pupunasan mo lahat ng palibot ng core. So yung hole niya, kailangan punasan mo yan ng basahan. Ganun lang yung pag-save, na pag napatunayan mo yung stator mo na okay yung rewind, kailangan ingatan mo yun kasi sayang naman. Kung hindi mo siya maingatan, pwedeng putol-putol na yan. Yun lang po yung para sa pag-iingat natin dun sa stator. Paano kung ang motor assembly mo kinalas mo, pero napatunayan mo na ang stator mo o rewind mo ay okay naman siya at i-overhaul mo dahil papalitan mo siya ng shafting bushing o rotor,
spacer washer, pero yung rewind mo okay naman. Pero na disgrasya mo na paghugot mo ng panglikod ng housing mo ay nahila mo yung mga wiring ng stator mo o ng rewind, nagkaputol-putol na siya, ano ba ang dapat mong gawin? Kaya pa ba natin itong ibalik? Kung ganito na ang nangyari, putol na yung dalawang wire, halos lahat hiwa-hiwalay na ng hugutin mo sa housing mo, bali dalawa na yung putol niya at medyo marurupok na rin yung mga iba nating wire o yung wiring natin. So may pag-asa pa ba na maibalik sa dati kahit na alam mo naman na buo pa naman yung winding niya? So na-disgrasya lang natin na nahugot at nagkaputol-putol. Ang katulong nito po ay tester. Kapag ginamit mong tester at alam mo ang ikot ng winding, madali po natin siyang may mabalik kahit nagkaputol-putol na siya. Marami po sa mga technician o electrician na nagre-repair po ng electric fan ay hindi nila alam o hindi naaral yung patungkol po sa winding data natin ng fan motor, wash motor, tsaka spin drive motor. Yung mga natuto na ikot at yung kanyang kapal o laki ng mga magnetic wire natin ay kalimitan natuto sa mga nauna sa kanila na naging helper sila, na ituro sa kanila, natutunan naman. Pero may kulang kasi kung hindi ka nag-aral sa mismong tutorial o school o technical ng patungkol po sa pagre-rewind ng ating mga stator ay hindi mo alam kung paano ba ito nilalagay o ano ba talaga yung kanyang laki na dapat gamiting magnetic wire, kanyang ikot, yung kanyang trabaho. Yan yung mga wala doon sa mga natuto doon sa itinuro lang ng kanilang mga halimbawa na tatay o pinsan, kaibigan, yan. At saka yung mga panonood natin sa YouTube. Sa YouTube kasi makalimitan makikita natin diyan, pinakamarami diyan yung Hindi o yung sa India. Ang salita nila kasi siyempre yung language nila. So tayo mga Pilipino, bihira naman na makakaintindi niyan. At kalimitang nakikita natin diyan sa winding data nila, ang paliwanag nila, walang translation ng English. So mahirapan tayong mga, lalo na kung hindi naman tayo sanay na hindi tayo nakapag-aral ng salita ng mga India. So sa mga Pilipino, meron tayong napapanood din na patungkol sa mga rewinding. Pero meron akong hinahanap na katuruan na dapat i-explain para mas maintindihan mo mabuti kung paano natin siya ikakabit muli yung mga nagkaputol-putol na wire. So yun yung problema na ating lulutasin ngayon. Kasi kung hindi mo naiintindihan yung aral patungkol sa winding, ay mahirapan ka na ikabit yan kung saan mo itatap yung mga naputol, kung alin ang talaga yung kanyang
mismong naputulan. Kaya ituturo ko po sa inyo yung sa winding niya ng starting tsaka ng running. Hindi na po ito ginagawa ng sa school. Yun nga, nabanggit ko pag technical at tungkol sa pagre-rewind ng ituturo, iisa-isahin yan. So, may computation pa. Ngayon, sa YouTube, nakikita ko nga na yun, nakita nyo na lang, nire-rewind, nilagay yung sukat ng magnetic wire, kung ilang ikot, sinusukat yung ating stator, yung core, yung butas niya, yung lapad niya, yan, ginagawa yan. Pero pagdating na nagkaputol-putol na yung coil, at napatunayan naman natin na hindi naman siya sunog, at naputol lang o nadisgrasya mo lang na nahugot, naputol na siya, isa, dalawa, hanggang tatlo. So, kung bibili tayo, kalimitan kasi pag nakita nila na gano'n na yung problema ang technician o electrician, bumibili na ng bago para hindi na sakit sa ulo. Yun nga, ang pagkakaiba nun, gumastos ka. So, kung probinsya yung pinalalagyan mo, pwedeng mabili mo yan ng 200 hanggang 250. Dito sa lugar ko, nabibili ito ng 280. Hindi mo ito maibibili ng 250 na ngayon. 280 na. So, kung sa lugar mo, 250 yan o 200. At pwede naman nating ibalik yung mga pagkakaputol. Dahil sa gagawin natin, so, importante din na malaman mo kung isa ka sa makakapanood na hindi mo alam kung paano ikakabit o idudoksong yung mga naputol. So, uumpisahan natin yan sa winding para alam natin kung saan natin siya idudoksong yung mga naputol. Okay. Ang pag-aaral natin ito, hindi natin ito pwedeng makuha sa isang ano lang, sa isang lecture lang. Siguro magkakaroon to ng part 3. Dahil itong part 1 natin, patungkol lang dun sa pag-explain kung paano nagkaroon ng running at saka ng starting at kung ano yung ikot niya at saka yung resistance. So, doon sa mapapanood natin sa mga vlog ng mga patungkol dito sa winding data at sa pagre-rewind, wala po akong nakita, halos lahat pinanood ko na, wala akong nakita na chinek nila itong ikot ng coil sa tester. So, hindi nila binabanggit na yon. Wala, hindi na nila kinuha yung resistance, yung value niya, wala na. Basta tinuro lang nila doon kung anong laki ng magnetic wire na gagamitin mo, ilang ikot, yung sukat ng stator. So, yun lang ang kalimitan na nakikita natin. At kahit doon sa mga nagbablog na Pilipino, na kababayan natin, ang napanood ko, ay ipapakita sa iyo yung pagre-rewind kung paano, halimbawa nasunog yung isang parte ng running coil, so pwedeng tanggalin, o yung starting coil pwedeng tanggalin, tapos yun lang parting nasunog pwede mong ibalik ng bago. Hindi na pinapaliwanag yung kabuuan talaga ng kanyang ano, ng winding data niya kasama yung resistance o value. Kasi importante po yun na alam natin para magamit natin yung aral na yun sa mga nagkaputol-putol na coil na hindi mo na alam kung saan mo na idudoksong. Bilang bagito o baguhan, hindi mo talaga siya papangasan na idudoksong. Pero kung matagal ka nang gumagawa,
o matagal mo na itong trabaho, sanay ka na o mahusay ka na, hindi ka magdadalawang isip na itry yun kasi alam mo naman yung mangyayari dahil alam mo nga yung gagawin mo. So sa mga hindi nakakaalam, para malinaw lang na pwede pa ho yan na iduksong natin sa pamamagitan po ng ating gagawin na pag-aaral para maayos natin siyang maiduksong. So ulitin ko lang po, hindi po natin ito makukuha sa isang turuan lang. Kailangan natin dito ng, alam nyo naman na pag gumamit tayo ng YouTube, pinaka swerte na natin dyan yung isang oras. Kasi pag sumobra tayo sa isang oras, parang pelikula na yung ano, parang movie na yung pinapanood natin. Kaya medyo nagkakaroon ng problema yung napadpad sa channel ng isang vlogger at umabot ng oras yung pinapanood, tinatamad na yung nanonood, lalo na kung wala naman siyang makukuhang pakinabang. So dito, hanggat maaari, iniiksyan na natin yung oras para hindi kayo mainip. Kasi isang dahilan yung pagkainip ng hindi pagkatuto. Napaka-importante yung hindi ka mainipin sa trabahong ito. Ang technician, hindi po yan ano, yung nagbabaka sakali ka lang o tsumatsamba ka lang. Napakahirap ng salitang tsumatsamba ka. Na sa tuwing meron kang gagawin o re-referin, nakatsamba ka. Hindi po maganda na ganun ang magiging ugali mo. Mas maganda yung nire-refer mo o ginagawa mo yung unit nang alam mo kung ano yung gagawin mo. Dahil natutunan mo, na ipaliwanag sa iyo at naintindihan mo. So, aaralin po natin yung patungkol po sa winding, kung papaano natin siya matitrace na yung naputol ay doon mo siya idudoksong. So, sundan lang po natin pag-aaral po natin para hindi po tayo maligaw patungkol po doon sa pagdudoksong natin ng mga naputol-putol na mga coil natin. Abangan po natin yung susunod po natin sa part 2.